Ayun, dito naman tayo mga kasaka sa bagong hybrid ng Leeds Agri. Kasamahan po nito yung jackpot hybrid rice. Hindi ko lang alam kung meron na pong variety itong LAV77 ng Leeds Agri Venture sa inyong lugar po. Kung nakasubok na po kayo nito, kung nakapagtanim na, pwede po kayong mag-comment down. Ayan o, magaganda din siya. Hindi ko lang po alam yung quality ng bigas nito, kung malambot or matigas. Pero ipapakita ko po sa inyo yung katangian nito pagdating sa milling recovery, kung gaano katagal. First time po ang alam ko na itinanim ito dito sa Oriental Mindoro at isinali nila dito sa Rice Derby sa Bansud. So ito po yung LAV 77. Tingnan natin yung kanyang mga katangian. Ayun, 200 kabans ang kanyang maximum yield. Meron siyang milling recovery ng 65% at BLB tolerant din siya. Karamihan po talaga sa hybrid is BLB tolerant. Ripening stage na siya. Napakaganda din ng kanyang mga uhay. Pwede nyo rin po itong itanim sa susunod na season. So good morning po mga kasaka, ako po muli ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. Andito tayo ngayon sa Provincial Hybrid Rice Techno-Demo Farm dito po sa bayan ng Bansud sa probinsya ng Oriental Mindoro, na kung saan po ay nagsama-sama yung iba't ibang hybrid companies para po i-showcase yung kanilang iba't ibang variety para po makita ng ating mga kasaka. At nandito po ako po ngayon para ipakita sa inyo yung iba't ibang klase ng mga variety. Dito po muna tayo sa SL Agritech Corporation, yung kanila pong SL-19. Ito po ang kanilang crop standing. Ripening stage na po itong kanilang SL-19. Yan, kung makikita nyo po ano, ang kanilang super hybrid rice seed. Ang cooperator po nila ay si Sir Albino Perez, SL-19 po. Ang area po ay 2.75 hectares. Ang maturity date po nitong SL-19 ay 110 days at ang maximum yield po ay 7 hanggang 14 metric tons. At ang maganda dito, itong milling recovery nila, 70.7%, kasi yan po yung tinitingnan ng mga traders, yung mga pagkaginiling, hindi durog. Tapos pwede din siyang itanim wet and dry season. So ito po yung kanilang SL-19. Ang ginamit pong fertilizer application dito at saka yung mga insect and pest management ay malamang yung kanila pong rekomendasyon. Ayan, kung makikita nyo po mga kasaka, napakaganda nyo. Magaganda yung uhay. Kung nakapagtanim na po kayo nito, ay pwede po kayong mag-comment at kung kamusta po yung naging experience ninyo. Hindi po ako empleyado nitong SL Agritech. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung kagandahan niya. So ayan, ito po ay SL-19 ano? Ito pong katabi niya ay SL-8. Ipapakita ko din po sa inyo yan mamaya. Dito po muna tayo sa SL-19. Nakikita nyo po ano, ito po yung SL-19. Ito po ay pwede nyo pong itanim, isama sa listahan ngayong susunod na season na pwede nyo pong itanim. So yan, dito naman po tayo sa SL-8 ng SL pa rin po. Ito po ay 1.5 hectares, SL-8H, 110 days din po yung kanyang maturity. At yung maximum yield po is napakalaki, 7
to 17 metric tons. Yung kanyang milling recovery naman is 66.7%. Pwede rin po siya sa wet and dry season. Yan, ito pong kahabaan na ito, ito po ay SL-8. Yan. Bali, hinog na po siya mga kasaka. Pwede nyo rin po itong isama sa listahan na inyo pong itatanim ngayong susunod na season. Inabutan na tayo ng ulan. Kung kayo po ay nakapagtanim na nito, ay pwede po kayong mag-comment para po mabasa ng ating mga kasaka. So yan mga kasaka, naabutan na tayo ng ulan. Ang sunod po nating ipapakita sa inyo ay yung SL-20 ng SL Agritech. Dito po. So ito naman po mga kasaka, yung SL-20. Ano? Ito na po yung kanyang crop standing. Katabi niya po dito sa kanan itong SL-19. So yan, napakaganda din po na itanim nyo ngayong susunod na season itong SL-20. Ito po yung pangatlo na variety na sinocase ng SL Agritech Corporation. Kung nakapagtanim na po kayo, pwede rin po kayong mag-comment sa ating comment section para po mabasa natin yung inyo pong karanasan sa pagtatanim nito, at ganun din po yung mga hindi pa nakakapagtanim, baka po sila ay makapagtanim na. So ayan, nakikita nyo po, napakaganda. Ganun din po yung kanilang kanal dito ng tubig, oh, napakaganda. Mga ilang araw na lang po ay aanihin na ito. So yung kahabaan po niyan ay SL-20. So ito pong SL-20 ay 110 days din po yung kanyang maturity. Ang maximum yield ay 7 to 12 metric tons, at meron po siyang milling recovery na 69%. Pwedeng-pwede rin po siyang itanim wet and dry season. So, ito pong kahabaan na ito ay sa SL Agritech Corporation. Naandun po yung kanilang SL-8, SL-19, at saka ito pong kanilang SL-20. Ayan, napakaganda. Isama niyo po ito sa listahan na inyo pong itatanim ngayong susunod na season.